Okay, our last day here in Shenzhen Bay Railway Station. Yes, that's the complete and right spelling. Again, that's our hotel, which is just right beside this railway station. Perfect place. At merong mall yan sa loob. At may masarap na roasted goose. Mamaya balikan ko yan. Ayan si Pullman. Again, that's the building where we stay. Super nice. Grabe, laki talaga nitong railway station na to. Laki ng crowd, oh. Ayan ang mga paseros. Dito, alas marating mo na yung buong China kasi nagdito yung fast train. Ayan, oh. Ayan ang train. Yes, that's the Pullman here in north of Shenzhen. Okay, so this time papasok kami sa mall, pero ganda ng kanyang ceiling, oh. Okay, entry to the mall. Yung una si McDonald's. Wow, okay, interesting tong food niya, oh. Oh, ganun lang, kiosk lang, oh. Wow, back-to-back ang food rito pala. Oh, pulang-pula, nice. Very nice. And sinaserve niya, stir-fried beef. Aming food talaga. Ayun, siguro ang kanyang specialty, oh. Natin kung may goose dito, Berna. Ayan, oh. May goose, Berna, oh. Ito, may goose, oh. Oh. Ito, mukhang masarap, oh. Oh. Ito rin, mukhang masarap, oh. Tanong mo nga kung goose or duck. Tanong mo kung goose or duck. Translator ulit. Ano ba yan? Goose or duck? Ano sabi, Berna? Ayun. Kailan ulit ng translator. Ano sabi niya? Roast duck. Ha? Roast duck. Ah, roast duck. Ah. Stinky tofu. Wow. Ano kaya lasa niyan? Una-una may amoy. Sabi, meron palang stinky tofu dito sa China. Oh. Yan, ito yung restaurant ng stinky tofu. Panay food. Itong food na to, interesting. Oh, look at that. May cheese toppings kasi, oh. Pero simple lang, oh. Galing talaga nila mag-invento ng pagkain, no? Tsaka ang ganda ng mga photos nila, oh. Papapakain ka talaga, number one daw yan, oh. Ayan ang presyo pala niya, oh, yung top one. Oh, top one, 28 RMB. Saan niyo dyan? O-order na naman si Ma'am Berna ng food, ah. Aba, itong top one, may kasama pa palang drinks. Ah, presyo, 30.9 RMB. Yung naman ang pagkakamaster plan ito, may railway na, may hotel na, may mga condominiums pa around ito. Okay, ayun si Pullman, ayan si railway station, at ito si Bingo, yung papasok sa mall. Ayan, entrance ng Bingo Mall. Sa labas pa lang, panay food na, oh. Yes, back to back mga food ni Bingo Mall. Ito, magpapagutom na naman kami rito. Food trip. 18.9 for the chicken. Ang dami sigurong, ang dami kumakain dito, punong-puno. Masarap sigurong food niya rito, grabe. Ito, yan ang pangalan, no? Sarap siguro dyan. Ang dami mga tao, oh. Yan ang specialty niya. Grabe. Panay food. Nakagutom. Anyway, pupuntahan ko yung roast duck. Roast goose. Yes, Berna. It's on the left side. On the left side. Ayun, si goose. Ito. Last time to eat goose. My last time. Yes. Nakainin ko yung leg ng goose. Siguradong malakas sa cholesterol. Kung napapatakasin yung goose this time. Ito, nakasabit, oh. Berna, nakasabit si goose. Yes. Yung goose yata, mas mahaba ang neck, oh. Ayan, oh. Mas mahaba ang neck. Ganda naman ang mga nakasabit niya, oh. Ayan, yung nagcha-chop, oh. Actually, mga food nila. Pero, siyempre, galing tayo ng Hong Kong. Goose ulit. Oh, na-check mo na? This one, goose, this one. This leg of the goose, right? Ha? Huh?
Ako, problema na naman yung English dito. Yan, translator ulit. Translator. Berna, translator ulit. Yan, yan. Pag walang translator, di makakaintindihan talaga. Okay, translator para makaintindihan. Yes. Yan, nakaintindihan na kasi may translator. Yung palang pangalan niya. Chuang San. Yan, sa Chinese. Yes. Simple lang ang restaurant niya, pero I'm sure. Masarap. Ito ang sabi niya, wala na lang. Ayan, oh. Ayan lang ang Diyos na puputol, oh, Berna. Yeah. Oh, duck pala yan. That's a duck. Oh, that's a duck. I thought goose. Diba, sojin ako na. Hindi yata nakakaintindihan. Akala ako, goose yan. Duck pala yan. Translator ulit. Akala ko, goose yan. So, na gusto ko pa naman kainin yung goose. And translator ulit. Either you talk on the translator or you type para lang makaintindihan. Yes. Yun lang naman ang kailangan dito sa China. Kailangan lagi may translator. Kahit 5-star hotel, eh, no English eh. Ganun talaga ang buhay dito. Always use translator. Yeah. Oh, kaintindihan na? Yes, yes. Yes? Oh. Goose. Goose. Oh, goose. Yes. Goose. Yes. Oh, kaintindihan pala eh. Goose pala eh. Pero walang leg. Goose. Goose. Yan, pero oh, yung leg. Oh, yung leg ang gusto ko eh. Wala bang leg? Anong leg? Eh, anong part yan, Berna? Andaw. Oh, sige, sige. Okay na. Basta goose. So, how much? Okay. Sige. Yung duck, marami sa Pilipinas ng duck eh. Yung goose, wala sa Pilipinas. Bakit nga ba walang goose sa Pilipinas? Yun na lang. Oh, sige, bahala ka. Basta goose. Yeah, this one. Okay. Okay, okay. Oh, yan ang menu niya. Okay. Pero di pa rin makaintindihan. Kasi Chinese eh. Madam Berna, yan ang upuan natin ha. Sabi kung sa chunky natin o-orderin ito, mahal. Dito, mura. Kasi China. Pero kung sa Hong Kong, ang mahal kaya ng goose. Ano yan? Ano yung masakit yung kinakain mo? Ito, hindi ito. Ah, parang pizza. Sarap? Parang pizza. Okay. Ang bilis ha. Pinainit pa niya sa microwave oh. Para siguradong mainit. Food niya rito, mukhang masarap oh. So, nasa ganda ng pictures ah. Ano kaya ito? Goose ba ito? Duck? Ito, hindi ko na alam kung goose or duck eh. Pwede palang lagyan ng may halong chicken oh. Yan, chicken with duck. Ang ganda lang pagkakaputo no. Ito na yata. Ayoo, sana masarap. Sana masarap yan. Oh, saan yung duck? Saan yung goose? Ayun, yun ang goose. Alright. Looks yummy. May kasama pang gulay. Okay. Let's dig in kahit busog na. Okay, last few bites. Ayan, oh. Yan na masarap. Yung skin. Pero ayaw na ni Bern, ha? Oh, busing ko na lang, oh. Oh, pero nag-share pa kami. Sigurado ka, ayaw mo na, ha? Nag-cellphone na kasi, oh. Sige, ako na uubos, Berna. Ako na. It's all mine. Okay, so if you want to come back here, eto, papakita ko yung pangalan ng store. Ayan. Chang Shan. Ang pangalan. Ay, hindi pala. Chuang Shan. Chuang Shan. Okay, goodbye again. See you again in my next vlog.